Everyone, Kayumangi is back. Thank you for visiting my channel. Meron na naman ulit akong i-share paano timplahin itong henna, hair defense for stronger hair and smoother and shiny hair. Promotes hair growth siya. Ito yung small pack. Small pack with the goodness of 10 herbs siya. Meron din yung mas malaki. Bali, ito yung 100 grams lang itong maliit. Itong malaki is mas marami siya. Mura din siya, less than $6. Saka, pero magkaiba yung brand nila. Pero maganda ito, guys. Both parehas siyang pwede mong gamitin. Ito lang kasing BLCC is wala siyang malaking pack. Kaya mas gusto ko ito kasi malaki at marami siya. Kahit hindi ka magtipid sa paglagay mo sa buhok mo. Ito yung may 9 herbs siya. Kasama na yung just one, Brahmi, Shikaikai. Ayan, neem leaves, Jatamanzi, Methi. Ayan, hindi ko maano kasi Indian name siya, Indian words. Aloe vera, ring rag, amla. Ayan. Ito rin siya, 10 yung herbs niya. Pero parehas lang yan, guys. Both henna. Ipapakita ko sa inyo paano ako magtimpla nito. Ginagawa ko na ito, guys, kasi ahead of time, pwede mo po siyang imamarinate ba? ang gamit ko, guys, ay 2/3 cup. Tapos, kailangan ko ng 1 tablespoon at saka 1/4 na cup. Ang kailangan ko ay ito. Ito yung ginawa ko, guys, na rosemary water. Nilagyan ko siya ng lemon para medyo acidic siya. Tapos, meron siyang honey. Local lang yung honey ko, pero ano pa rin siya. At least, maganda siya sa buhok. Dagdag, ano rin siya, pampahenti ng scalp. Ayan, guys. Papakita ko sa inyo paano ko timplahin ito. Itong 2/3 cups na to, kasya na sa isang buhok, sa isang 24 inch na buhok ko, haba ng buhok ko. Isang pang hair mask na siya. Isang. Minamarinate ko siya overnight or 8 hours minimum. Mas maganda, guys, para mahalo lahat yung one product ng henna. Ito, guys, hindi lang iisa lang yung isang pack lang na nilagay kong ganito or ito. Dinagdagan ko pa siya ng moringa. Moringa, aloe vera, tapos rose powder. Kaya medyo ano siya, maganda siya. Lagyan nyo ng ibang powder or pampa-healthy sa buhok. Ayan, 2/3 cup lang. Kasya na sa isang pang hair mask. Tapos ito, guys, bali ang kailangan ko lang dito is 1 cup and maybe 1/4. Ayan, sasalain lang natin para hindi naman kasali yung mga dahon-dahon at saka ano. Ayan. Ano lang gamitin ko. 1 cup. Itong rosemary water, pwede siyang paunti-unti ilalagay, guys. Hindi pabigla. Kasi para matansya mo kung malabnaw o malapot. Dapat ang timpla nito, guys, yung hindi siya masyado malapot or malabnaw. Kasi mahirap ilagay sa hair pag malapot siya. Matigas ilagay, madaling mag-dry yung hair mo. Ayan, guys. Medyo kulang pa. Ang tansya ko dito is 1 1/3. Ganun. Ayan.
Hintuin nyo lang guys hanggang mahalo lahat. Yung water, pwede rin siyang water, plain water pala siya. Pero ang ginamit ko is yung rosemary water na pinakuluan ko. Tapos magdamag ko siyang binabad. Tapos nilagyan ko ng essential oils. Ayan guys. Medyo dry siya. Lagyan ko pa. Ayan. Yung 1/4 cup, bali kalahati lang mo. Nandito, 1/3. Ayan guys. Nakita nyo na, nalahukan ko na. Na-mix ko na siya. Ayan. Para hindi naman siya mukhang dry, pwede mo siyang lagyan ng ito yung honey. 1 tablespoon lang siya. Tapos, nilalagyan ko siya ng kwan guys. Bale, ito, yung na-infuse oil ko ng 2 weeks. Mix oil, 12 oils and 12 herbs siya. Ayan guys, para hindi naman mukhang dry na dry yung pang henna mo. Para medyo ano pa rin siya sa ano, konti lang, mga 1 tablespoon lang siya. May yung oil ko na yan, meron na siyang mga essential oils, 3 essential oils na nilahok ko. Kaya kahit na hindi mo nalagyan ng essential oils itong henna na minimix ko, okay na siya kasi andun na siya sa infused oil ko. Dito, nilahokan ko na siya. Nilawakan ko siya ng rosemary, tsaka peppermint, tsaka yung tea tree oil. Para hindi naman mangati, kung mangati or yung may mga pimples o dandruff, mahihil niya, guys. Ayan, okay na siya, guys. Oh. Hindi siya malapot, hindi siya malabnaw. Ito lang yung paano siya gawin. Ayan, simple lang guys, gawin, madali lang. Pero kung wala kayong mga aloe vera gel, green tea, rose water, hibiscus tea, lemon juice or vinegar, pero yung vinegar na yun is apple cider is much better. Mga 1 cup and 1/3 lang siya sa isang 2/3. Matatantya na naman guys kung gaano kahaba o kaikli yung kwan. Kasi kung may tira naman kayo dito, pwede nyong ilagay sa freezer. Sunod na gagawa kayo, at least konti na lang yung gagawin nyo. Masisave nyo pa, hindi siya masisira. Ito, ibababad ko lang ito ng 24 hours. Or 8 hours kung gusto mo mas mainam para mamix lahat yung mga product ng Ma-marinate ba? Ayan guys, maganda ito kasi promote hair growth siya. Ayan. Promote hair growth ang henna. Benefits of henna for hair. Ayan. Improve scalp health henna. And maintain scalp health. Cooling and antimicrobial properties. Ayan. Repairs damaged hair. Strengthen your hair. Tsaka balance pH and oil production. Ayan. Promotes hair growth and curbs hair loss. Ayan guys, maganda to. Imbis na magkukulay kayo, ito na lang gamitin nyo kasi pampahealthy pa ng scalp. Promotes hair growth. Hindi niya idadamage yung hair nyo, hair strand nyo. Maganda to. Nilalagay ko lang siya sa isang lalagyan. Or dito na rin kung ayaw nyo. Pero ako minsan, nilalagay ko na siya dito. Tas nilalagay ko sa freezer. Para just in case na kailangan ko ng hindi na ako mag
maghihintay pa ng 24 hours para ano. Ayan. Bukas ko na ilalagay sa freezer to, guys. Para at least kailangan mo ng henna, wala kang time na gumawa. I-ano mo lang siya. Kunin mo lang siya sa freezer. Ayan, guys. Tapos nilalagyan ko na siya ng tag. Kasi sabi ko wag iluto. Don't cook my hair, henna. Sabi ko. Ito. Para at least, oh, okay na diba? Infuse mo lang, ay ano lang siya, marinate mo lang ng overnight. Tapos, pag, ano, gumagawa na ako niyan, dalawa, nilalagay ko na sa freezer. Ayan, guys. Makita nyo, try nyo siya. Maganda ito sa ano, yung mga buhaghag na hair nyo, iaayos niya. Tapos, yung mga damaged hair, pagagalingin niya, okay. Pang healthy scalp, ayan, okay na siya. Manood lang kayo, guys. Meron pa akong mga ibang i-share dito. I-like nyo lang yung video na ito, i-share nyo. Tapos mag-subscribe ka rin pag bago ka dito. Pag bago ka po dito. Ayan. Share lang nyo po, guys, kung meron kayong mga comment. Kung anong result ng hair nyo. Masaya ba kayo sa mga natutunan nyo dito. Share nyo lang, guys, para makatulong din sa iba. This is Kayumanggi Channel, Kayumanggi Natural Remedies. Ayan, for healthy scalp and skin lahat ang gagawin ko dito, tsaka yung iba pa. Try ko lang, guys. Para ma-share ko rin naman yung mga nakukuha kong mga ano sa buhok ko, mga pampahealthy. Ayan. Thank you for watching, guys. Sa susunod ulit, magkita-kita tayo. Bye! Thank you!